Kasama pa ba ako? Uy, lakad ng nagliligawan to eh. Kasama ka nga sabi. Lakad ng mga girls to, no? Kasama ako? Naku, nakalimutan ko. Lakad pala ng mga nagdadalaga. Eto, Belle, promise ko sa'yo. Sa susunod, lakad ng lahat ng girls. Kasama ka pati si nanay. Oh. Promise. Ready na ba kayo, girls? Oh, girls daw eh. Halika. Punta sa loob. Tara. Sige, ingat ka. Ingat. Tara, tara. Aray. Sumakit yung chong ko, Jazz. Bakit? May nakain ka ba? Hindi ko alam eh. Pero, hindi ko ata kayang lumakad. Kaya na lang kaya. Sige. Next time na lang. Eh. Pahinga ka lang muna. Hindi pwede ba stay? Nakabihis na kayo eh. Sayang naman yung lakad nyo, di ba? Konsensya naman ako pag hindi natuloy. Sige na. Basta eh, please. Sige. Sige, ano na kami. Sige, ingat kayo ah. Sa'yo, makinig lang tayo ng sounds. Oo naman, di naman ako mahilig lumabas eh. Sa tingin mo, sasagutin ako ng kaibigan mo. Tinanong mo na ba siya? Sabi ko na sa kanya na mahal ko siya, pero yung kung mahal niya ako, baka abuti na naman ako ng 287 na sulat bago ko masabi sa kanya. Kay Sara lahat to, hindi mo binigay? Jasmine, paano ko ba tatanungin si Sara kung mahal niya ako? Alam mo, iniisip ko pa lang, mamatay na ako sa kaba. Titigan mo siya. Hawakan mo ng mga kamay. Tapos, tarong mo. Yung ano, parang sa pelikula. Sige. Ganito. Kunyari ako si Sara, hapraktisan mo ako. Sige. Sara, mahal kita. Mahal mo din ba ako? Nako, alam mo, kung ganyan mo sasabihin kay Sara, mahal kang kanon. Sa tingin mo ba, dadating? Pasok na muna tayo. Kain muna. Pagkatapos, maghintay uli. Andyan na po siya. Wala naman akong nakikitang dumarating, ha? Basta po, andyan na po siya. Ay, mukhang may naririnig na ako. Ay, oo nga. Ang laki-laki mo na. Humaba, saka hihintay sa'yo. Araw-araw, as usual, inaabangan ang pagdating mo. Eh, nag-uusap na kasi. Makulit pa din. Di ba, sabi mo, may niintay ka pa sa lubong sa kuya mo? Asan na yung pasalubong ko? Ah, anong pasalubong? Wala akong pasalubong. Wow, baboy! Baboy, ano lang? Wow, baboy, ang ganda, no?
Oh, paano? Pwede na tayong kumain ngayon, ano? Andiyan na ang kuya mo. Ha? O oh, sige, nakata akong pagkain. Tulog na ba ang bata? Alas 12 pa nang dumating to. Sigurado ka na bang babalik ka dyan? Kamusta po ba ang lagay nitong bata? 10 linggo hindi siya nagko-collapse. Okay ang tulog niya. Pero hindi ako komportable doon eh. Sabi kasi ng doktor, traidor na sakit ang sakit sa puso. Oh, kamusta na yung sakit ng chan mo? Okay na naman, wala na. Eh, kayo, Jazz, kamusta yung date niya ni Baste? Saan kayo nagpunta? Wala. Nakinig lang kami ng sounds dun sa kwarto niya. Tapos ano nangyari? Kwento ka naman dyan, oh. Nag-propose sa akin. Nag-propose siya? Kasi, kunwari, ikaw ako. Siyempre, tititigan niya ako. Hawakan niya yung kamay ko. Tapos, tatanungin niya ako kung mahal ko siya. Pero, bilang ikaw. Grabe, no? Yung mahal ko, ikaw yung mahal na mahal. Gusto pa nga niya, tanong ko sa'yo kung may pag-asa siya eh. E di, sana sinabi mo wala. Hindi mo ba gusto si Baste? Best friend, sa tingin ko, gusto mo siya, ayaw mo lang aminin. Gusto ko siya. Pero just bilang kuya lang at saka kaibigan. Sigurado ka, ganun lang? Siguro lang. Tignan mo nga, hindi ka nga sure? Just kasi, ikaw, sure na sure ka na just na nararamdaman mo. Oo nga, inaamin ko, nakakaramdam ako ng selos minsan. Napapangiti niya talaga ako kapag naiisip ko siya. Pero just hindi ko talaga maintindihan yung nararamdaman ko eh. Alam mo, pag nandyan nga siya, parang gusto kong magtago. Siguro nga just dapat magkaibigan lang talaga kami. At kayo na lang talaga dapat. Masarap na oatmeal lang para sa mga special na katulad mo. Special ba ang may coronary heart disease? Hay nako, ang hirap magkaroon ng coronary heart disease. Ang daming bawal. Para kang matanda kong magsalita. Ikaw na lang kayang tawagin lola dito sa bahay. Ayaw mo nga po. sige na, kumain ka na, Lola Faith. Ubo-ubo, nagtumbo ba ito? Eh, sorry na po. Eh, bakit ka nabo po? Ay, ikaw nga mas matanda. Oh, sige, hindi na. Kumain ka na. Ayan, sige, kainin mo na yan, ha? Para gumaling ka na gusto. Sige. Oh, supo na. Ano pare, naka-ipon ka na ba? Habang tumatagal, tumitindi yung bara sa vessel na nagdadala ng dugo sa puso ni Faith. Malapit na pare. Malapit na. Pare, amen. Maraming salamat ah. Isang tawag ko lang sa'yo, nandito ka agad. Wala yan, kumpara sa nagawa ng father mo para sa amin. Lola, dagdag niyo po sa medication ni Faith.
Salamat po. Di pa wala. Ang nagpabago sa'yo. Ngayon, siya din na magbabalik sa'yo sa dati mong buhay. One shot deal lang ito, Lola. Para lang sa operasyon ni Faith. Sana nga. Sebaste, kung na, bahala ha. Pag kinanap ako, wala. Oh, sige, sige, sige. Monikova! Hi. Si Tad ko, nasaan? Nagpunta ng palengke. Sabi, ang bigat ng lalako. May ako na. Ay. Musta? Tanong ba akong may pag-asa ako? Paano kung sabihin ko siya yung wala? Anong gagawin mo? Eh di, papasagasa na lang ako sa MRT. Hindi nga. Anong sagot niya? Hindi ko pa nasabi. Ayan, hindi ko talaga nasabi. Daya naman itong tulay ko eh. Ang tulungan lang kita dyan. Ang dami yan. Una ito. Bali, susunod. Sabi ko sa kanya. Uy, kising na ang baby. Kuya? Bakit nga ba Faith ang pangalan mo? Kasi po, naniniwala ako. Saan ka naman naniniwala? Basta po, naniniwala ako. Talaga. Sandali lang ah. Sabihin mo pag hinanap ako, wala si Ate ako umalis. Ha? Sara! Sara! Uy, Mel! Ate mo. Umalis daw. Sino sabi? Ako! Eh, yeah. Ako nagsabi. Tsaka inaayos niya kasi yung scholarship niya eh. Tapos diretso na ng palengke yun, magkatapos. Sige. Sa palengke ko lang siya hihintayin. Oo. Oh. Ay, Mel. Tama na, baka abutan mo, bilisan mo. Sige, kuya. Ingat ka dyan, ha? Diretso palengke, ha? Baka kung ano-ano na magawin mo dyan, ha? Basta yun. Nakahanap na mo siya.
Ikaw talaga, sis, oh. Kaya rito, labas ka dyan. Kung di mo type si Baste, prangkayin mo na lang siya. Hindi yung nagtatago ka ng ganyan dyan. Parang di kayo magkaibigan, ha? Bagay kayo ni Jasmine. Ano mo, basta mas okay tayo maging friends lang eh. Saka basta, bata pa kasi ako, kayo na lang muna ni Jasmine. Kabisote talaga ngayon. Iniwan na naman niya bukas yung pinto. Dear Sarah, pang 200 na sulat ko na sa'yo to. Bakit di ko ba masabi-sabi ang nararamdaman ko sa'yo? Kasalanan mo to. Pag nandyan ka, napipipi na ako. Pero di baling mapipi na lang ako basta't nandyan ka. Dalawa lang naman yun. Pwede maging mas malapit tayo o layon mo ako. Sana magkaroon ako ng lakas ng loob na mag-risk. Sana ikaw pa rin si Sarah ko hanggang pagtanda na. 267 ko lang sulat sa ito. Kasabay ng pag-alis mo, nagingalo ang puso ko. Pero pinilit ko pa rin huminga para masilayan ka sa iyong palaso. Mahuhulog ang mga bituin sa bawat pagkakataong may iisip kita. Ang dilim na ng buong mundo ngayon. Sabi nila, kung mahal mo talaga ang isang tao, hindi mo hahawakan ng mahigpit. Tulad ng paro-paro, hayaan mo siyang lumipad hanggang dumapo sa balikat mo. Kung hindi ka man dadapo sa balikat ko, magiging hangin na lang ako na gagabay sa paglipad mo. Hindi mo man ako mapapansin, mararamdaman mong nandito lang ako kasama mo. Kailanman, baste. Masyadong tahimik. May nawawala. You know, peaceful is that. Ewan. Pero parang natatakot ako sa ganitong klaseng katahimikan. Hi, Lo. Alam mo, boses lang ata ni Sarah yung namimiss mo eh. Hi! Hi. Hello. Dear, ano oras na? Mga alas 5. Magandang araw mo, Aling Wendy. Oh! Nandun ko ba si Sarah? Darating na yun. Ewan ko, wala pa rito. Pero darating na. Nagsipag-intay ka lang dyan. Sige po. Bigay dyan. Ube ho, ube. Mrs., ube tayo. Nasarap to. Umaya ka ho. Sige. Ube nga. Gusto nyo, ube.
Sarah! Kamusta ka? Okay lang, dito. Okay lang, babe. Kumain ka na? Ikaw, kumain ka na? Magaling. Saan lang? Ikaw, saan ka galing? Ito, hinahanap ko tayo ganyan. Talaga. Simula ngayon, dapat sin-celebrate natin bawat oras, bawat bagay, araw. Ito na yata ang pinakamagandang gabi para sa akin. At walang makakasira nito kahit na ano.